Good day, everyone. I am Sir Robby, and together we will learn the world of the future robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit, come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. At isang magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa lahat ng mag-aaral ng Grade 10. Welcome po muli sa Itulay Filipino 10 at natutuwa po ako na muli kayong makasamang lahat. Isang magandang araw po para sa ating lahat. Kamusta naman po kayo? So, tignan natin agad ang mga nakatutok sa ating ngayong araw na ito, no? Mula po sa Calasiao Comprehensive National High School, Kayla May Gabika. Maraming salamat. At di pa man tayo nagsisimula ay nakatutok ka na. Ayan. Ganun din ang aking pagbati. Good afternoon po mula kay Annaline Plantilla Jeronimo, watching from San Jose Community High School. Wow! So, eto pa, nagbigay pa sa atin ng tatlong pusong Verde Green, ano? Kimberly O. Galzote. Maraming salamat sa maaga mong pagtutok dito sa Itulay sa atin sa Grade 10. Kamusta naman kayo? At ikinatutuwa ko na kahit tayo ay nagkaroon ng mga birong nakatatawa o nakatutuwa nung nakaraan sa pag-aaral natin ng anekdota, ayan, nandito pa rin kayo at nakatutok at alam kong sabik na sabik kayo na matuto para sa susunod nating aralin. Tumatakba ang ating mga biro nung nakaraan. Ayan, meron nung minsan eh, hindi makalimutan kung ano daw yung isdang nagiging bato. Ayan. May nakaalala ba kung ano yung isdang nagiging bato? Sige nga, tignan natin kung ano yung sagot doon. May nakakaalala ba? Sabi ni Mark Platon, opo. O anong isda yung nagiging bato daw? Sige, kung sino yung makakasagot niyan, naalala pa ba ang biro? Ibiniro nyo rin ba ito sa iba? Oo, ang sagot natin ay pirana. O, bakit daw pirana? Kasi pirana, naging bato pa. Ayan. So, yun yung ating pagsisimula sa talakayan ng anekdota. Pagkatapos, idinugtong natin ito sa mga kilalang tao. Nasabi natin, kadalasan o palagi ang anekdota ay kinukuha mula sa buhay ng mga kilalang tao na binigyang diin natin na hindi si
hindi, pag sinabi natin kilala, hindi nangangahulugang sikat. Okay? Pag sinabi natin kilala, sila iyong mga tao na maaring nakagawa ng isang magandang bagay at nakapagpabago sa buhay ng iba. Kaya naging kilala sila ng mga taong ito. So maraming ganyan sa buhay natin, di ba? So dahil ang anekdota ay isang maikling pagsasalaysay sa isang bahagi ng kilalang tao, ayan, pinupulot natin yung medyo nakaaliw na bahagi, kaya tayo nagsimula sa biro. At idinugtong natin ang buhay ng isang kilalang tao, kaya ito ay naging definition natin para sa anekdota. At isa nga sa mga naging halimbawa natin ay ang anekdota ni Mula Nasreddin mula sa Persia. Okay, ngayon, pag-usapan natin ang susunod nating aralin. Pero bago yan, sige, bumati muna tayo o shoutout muna tayo muli. Sabi ni Josephine Mamasig Kamba, ayan, Josephine Mamasig Kamba, sabi niya, good afternoon po, watching here from Lanampin NHS SDO Urdaneta City. Okay, ang kasunod naman ay si Ariel De Los Santos, watching, sabi niya. Sir Ariel, kung nasaan ka man ngayon, ano kayang magiging sagot mo sa biro na ano daw sa Hapon ang is this your car? At sasagot ka ng, this is my car. O, sige, ano daw sa Hapon yon? Is this my car? Is this your car? This is my car. O, sige nga po. Pagbati rin po, Karen May Aberin Salon. Hello everyone from Capitan Pedro Villanueva Elementary School, SDO Nueva Ecija Peñaranda Annex. Happy watching. Ayan. Ayan, sabi ni I.M. Clyde, auto mo to, auto ko to. Ayan, ang tagal ni Sir Ariel. Sige, magsimula na po tayo. Sumuli po, magandang araw, grade 10. Okay, simulan natin ngayon sa isang tanong. Okay, ano sagot ni Sir Ariel? Okay, simulan natin. Ang salitang nababasa natin sa ating mga screen ay isang salitang alam na alam nating lahat. Sabay-sabay nating basahin mula dyan sa kung nasa saan po kayo. Ano po ang salitang ito? Oo, ang salitang ina. Ngayon, ang gusto kong mangyari, pakisulat sa comment box. Anong tawag mo sa iyong ina? Sige nga po, tayo ay nanggaling sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Maari ko bang malaman paano mo binabati o tinatawag ang iyong ina? Pagbati, magandang araw po, Teacher Pam, mula kay Maricon Nilo Samin. Ah, isa siya sa mga masugit nating taga-subaybay. Hello po, Ma'am Maricon. Ayan, sabi ni Mark Platon, ina. O sige, kayo po ba, paano ninyo tinatawag ang inyong ina? Sabi nila, Mama. O yan. Sabi ni Ma'am Jessica, nanay. Sabi ni I.M. Clyde VG, tama po ba ako? Mama, nanay, mommy. Uy, eto. Sabi ni Flora Leiza, ang tawag daw po niya ay inang. Ayan. Sabi ni Francine Luyang, an, Turkish term ng mom. Kasi mahilig kami manood ng Turkish series. Ah, talaga, Anne, A-N-N-E? Wow, ha? Bago yun, ha? Salamat, hindi ko po alam ito. Ayan, sabi ni Ulysses Ompok, mama po. Sabi ni Maricon Nilo Samin, ma. Yun daw po ang kanyang tawag sa kanyang ina. Sabi naman po ni Ariel De Los Santos, mama. Ayan. Well, halos parang pare-pareho tayo, ano? Sabi ni Feli Cortez, inda. Inda po? Tama po ba? Saan po galing ang inda? Maari ko po bang malaman, Feli, Ma'am Feli, saan po galing ang inda? Para lang po meron kami, sabi ni Francine Luyang, ane? Tama po ba? Ane? Po yung pronunciation ng Turkish ng mama. Wow! Nakakatuwa ito, no? Marami tayong natutuhan na tawag sa mama. Meron pa, Iloko po yung inang, ma'am. Oo, Ilocano, inang nanang. Ayan. So, napakadami pala, iba-iba talaga ang tawag natin sa ating ina, no? Hindi pala tayo iisang mama o nanay. Pero pansinin nyo, ang ganda sa pandinig nung mga tawag natin sa nanay natin na
sariling atin, sa ating mga dialekto, inang, nanang, di ba? Yung nakikita nating mga ibinabahagi sa atin dito, no? Ano man ang tawag natin sa ating mga ina, ito yung tanong ko sa inyo. Sino ba siya sa buhay mo? Sige. Ang ina, alam natin ay ilaw ng tahanan ng isang pamilya. Alam din natin na ang ina, marami sa atin siguro ang isasagot nyo, tagaluto ng baon ko, tagaplansya ng uniforme ko, tagagising sa akin sa umaga. Pero sa akin, sa atin ngayon, paki-comment, ano ba siya sa buhay mo? Sino ba ang iyong ina sa buhay mo? Sige nga po, paki-comment po, sino ang iyong ina sa buhay mo? Isa ba siyang kaibigan? Isa ba siyang kaaway? Isa ba siyang taong pinakamamahal mo? Isa ba siyang regalo ng Diyos para sa iyo? Ano o sino ba ang ina sa buhay mo? Ayan. Sige, Inda po ay Kapampangan. Ah, salamat po, Ma'am Feli. Kapampangan pala yun. Maraming salamat. Ayan. Sabi ni 24, ang ina ay isang nagsakripisyo sa akin upang mabuhay ako ng ang ganda no, nagsakripisyo upang mabuhay ako ng maayos. Sabi ni Annalyn Plantilla Jeronimo, inspiration. Totoo yan. Sabi ni, may nakita ko, Rami Padwit Garcia, my hero. Oh. Francine Luyang, ito po sana ma-highlight natin, yung mga mahahaba ng konti po, no? Francine Luyang, siya po ang nagsilbing ama't ina sa amin kasi po mulat sa pool siya po yung nagtaguyod sa amin. Despite po ng di magandang childhood niya, nagawa niya pa rin po kaming maitaguyod kahit po pwedeng yung ayoko na, naiiyak na ako kahit po pwede yung father ko. Ayan. Sabi ni Ariel De Los Santos, sabi ng mama ko, ang una kong natutuhan na salita ay mama. Kaya naman ito yung salita na palagian kong gustong banggitin sa kanya. Mamahalin kita lagi, ma. Oh, bakit ganun, ano? Ang gaganda ng inyong mga sinasagot, nakakaiyak. Oh, sige, para tayo ay makausad. Ayan, tingnan natin ha. Ayan, nais kong pakinggan ninyo at sabayan ng awiting ito ni Carol Banawa. Ulitin po natin, ha? Sa aking mundo ay
gagabay sa'yo. Ang alay ko ito, pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamutan na. Ayan, isa na yata ang awiting iyan ni Carol Banawa tungkol sa ating mga ina na talaga namang nagpaluha sa atin. Bukod kasi sa napakagandang tinig ni Carol Banawa, credits, ayan, kay Miss Carol Banawa, sa composer din ng awiting ito, napakaganda kasi talaga nung nilalaman nung kanta at lahat tayo ay sapul na sapul dahil tungkol talaga ito sa ating mga ina. Sino ba naman kasi talaga ang hindi ramdam? Parang lahat naman tayo, sa punto ng ating buhay, mayroon at mayroong isang ina o isang nanay, mama, kung ano man ang tawag natin na talaga namang tumulong at gumabay sa atin. Ayan. Marami lagi nga yung ginagamit sa mga palatuntunan, lalo pa kung Mother's Day. Ngayon, ano ang naramdaman mo matapos mong marinig yung awitin? Sige nga po, nais kong marinig mula sa inyo. Kayo ba ay naluha, natuwa kasi naalala ninyong inyong ina? Nainis kasi sa tingin ninyo, lalo na yung mga hindi nakapiling yung ina nila, sa tingin nyo ba ito ay nakakainis marinig dahil wala naman kayong nanay? Sige nga po, pakisabi sa akin, ano ang naramdaman natin? Ayan, sabi ni Jem, naiyak po. Sabi ni, ayan, 24, na-miss ko ang nanay ko. Bakit nasaan ang nanay mo? Nagtatrabaho po ba sa malayo o kung ano man po, sigurado ako, mahal na mahal ka ng mama mo. Ayan. Kimberly Humacio naluha. Sabi ni Jeverlyn Tumolva, naiyak po ma'am. Ayan. Sabi ni Ma'am Jessica, miss ko ang mama ko. For sure ma'am. Ano man po, nasaan man, for sure po yun. Alam ni mama na mahal mo siya at batid kong alam mo rin na mahal ka niya. Ayan. Sabi ni Gender Dave Makugay Perez, nakalulungkot po ma'am dahil nagtatrabaho siya sa malayo. Ayan. Okay. So, ayan. Jasmine Polintan, naramdaman ko po kung gaano kawagas ang pagmamahal ng isang ina. O, ito yung kasunod kong tanong. Anong iba pang kanta ang maiaalay mo sa iyong nanay? Kung bibigyan ka ngayon ng pagkakataon na makapag-isip pa ng ibang kanta na maiaalay mo sa iyong ina, ano kaya ito? Sige nga po, meron pa ba kayong ibang alam na awiti na maari mong maialay sa nanay mo? Yung mga usual na pinatutugtog natin pag Mother's Day? O baka meron ka rin ibang alam pa na awiti na nasa isip mo na gusto mo sanang ibigay sa iyong nanay? Sige nga po. Ayan, Maria Teresa Nunez. Malungkot, wala na siya. I miss her. Ayan. Sige nga po. Hero. Ito po ba yung there's a hero if you look inside my heart? O, yun ba yun? Ayan. Sabi ni Sir Ariel, mas na-inspire po ako na gumawa ng mga bagay na tinuro niya sa akin. Sabi ni 24, you are my life. Harris J. Tama po ba? Yung hero, tama, there's a hero if you look inside your heart. Tama, okay. Ayan, para sa'yo, ni Carol Banawa. Medyo hindi ako familiar sa title, pero malamang nakakanta nga yan. Kanlungan. Ang kanlungan po ba ay panapanahon ng pagkakataon? Tama po ba ako? Ayan, thanks to you, sabi ni Francine Nguyen. Thanks to you for teaching me how to love. Oo nga, napakaganda ng awiting yan. Sabi ni Sir Ariel de los Santos, God gave me you. God gave me you. Oo nga. Ang gagaling. Ang dami talaga palang kanta para sa ating ina, no? So sana itong mga awiting to, hindi lang natin kinakanta. Sana dama talaga natin yung pakahulugan ng awiting ito. At ito talaga yung nilalaman ng puso natin para sa ating mga ina. Ayan. E ngayon, ang tanong ko,
ano kaya ang maaari mong gawin para sa iyong ina o para sa iyong magulang? Ano kaya ang kaya mong gawin para sa iyong mga magulang? Ayan. O medyo malalim yung tanong natin, ha? Nakakaisip tayo ng mga kanta para sa kanila kasi batid natin kung ano sila sa atin at ano yung mga nagawa nila para sa atin at hanggang saan ang kaya rin nilang gawin para sa atin. Ang tanong ko ngayon, ikaw, ano ang kaya mong gawin para sa iyong magulang? Sige nga, tignan natin. Ano ang kaya mong gawin para sa iyong magulang? Oh, may pahabol. Jasmine Polintan, sabi niya, ang kanta kong maialay para sa kanya ay perfect, sapagkat para sa akin siya ay walang katulad. Eto, may sagot na si Angeliana Cecilia Avengoza. Magtapos ng pag-aaral para matulungan ko sila balang araw. Okay, so yun daw yung kaya niyang gawin para sa kanyang mama. Okay, so what can you do for your mom? Diba? Yun yung tanong natin. Sabi ni Francine Luyang, ito pa rin po yung pangarap niya dati na hindi niya po naabot. Kumbaga po, akong magtutuloy ng pangarap niya. May special akong bisita. Sasagutin niya rin yung tanong. Okay. Hello po, siya si Ingrid. Ang aking nag-iisang makulit. Hindi, ang aking pong bunso. Ikaw, Ingrid, what can you do for mama? Anong kaya mong gawin para sa iyong mama? Hindi magawa ng utos. Gagawin daw yung utos. Ano pa? Magkanta. Kumanta at? Nagbibideo pag sinabi mo. Ayun, nagbibideo daw pag sinabi ko. Ang kanyang mga sagot ay base sa kung anong kaya niyang gawin para sa kanyang mama. So ano yung nais kong ipahatid sa inyo, no? Hindi po natin kailangan mag-isip ng masyadong malalaking bagay para ma-please natin o may pakita natin yung pagmamahal sa ating mga magulang. Sa simpleng pagbibigay o pagpapakita ng mga pagmamahal sa ating mga ina at sa ating magulang, na ipapakita na po natin kung hanggang saan at ano yung pwede nating gawin sa kanila. Small things matter. Kaya po ngayon, bakit dito yung pagsisimula natin? Okay? Kasi po, simula pa lang ng maliit tayo at ipinagbubuntis pa lang, mula pa lang pagbubuntis sa atin ng ating mga ina, alam niyo bang ipinapanalangin na nila tayo at nangangarap na sila ng isang magandang buhay para sa atin? Hindi pa man tayo lumalabas sa kanilang sinapupunan, nasa puso na nila ang kanilang panalangin at pangarap para sa atin. Ito ngayon ang ating pag-aralan. Ang isang tula na pinamagatang hele ng isang ina sa kanyang panganay. Ano bang hele? Ayan. Pag pinag-usapan natin ang hele, okay? Ang alam natin sa salita natin, pagpapatulog sa bata sa pamamagitan ng mga awiting na uukol sa mga sanggol, 'di ba? Meron ngang mga sikat na hele, sabi nila sa English, and yung Rockabye Baby, yeah, 'di ba? Meron namang iba kinakantay mga awiting naririnig sa radyo para pampatulog sa kanilang mga anak. Ayan, magbasa muna tayo ng ilang pang mga mensahe mula kay Jasmine Polintan. Ayan, masasabi ko na ang dapat at maari ko lamang na maibigay sa aking magulang ay suklian ang kanilang pagmamahal at higit sa lahat, tuparin ang mga pangako ko sa kanila tulad ng pagtatapos sa pag-aaral. Sabi ni Ariel De Los Santos, ako ay proud mama's boy. Kaya kong alalayan siya kapag hirap na siyang maglakad, paliguan siya kapag di niya na kaya lahat ng bagay na ginawa niya nung hindi ko pa kaya ang mag-isip. Oh, nakakainis! Natatouch ako sa mga sagot ninyo. Ayan. So, oo nga, diba? Simpleng bagay pero napakalaki po niyan para sa ating mga magulang. So, kagaya nito, alamin natin, saan ba humuhugot yung aralin natin ngayon? Ang hele kasi, hindi lang ito simpleng pagpapatulog sa bata. Sa mas malaking salita, ito'y isang paglalambing. Isang bagay na ginagawa ng mga magulang natin, espesipikong mga ina natin, para sa atin. So, ito ay pagpapakita ng pagmamahal para sa atin. So, ano ngayon yung pag-uusapan natin? Okay? Ito itong tula. Okay? Na pinamagatang hele ng isang ina sa kanyang panganay. So, nais ko sana, sabayan ninyo akong magbasa. Tutulungan ko kayong magbasa, babasahin ko para sa inyo, sundan ng inyong mga mata. Kung gusto, sabayan ako, lakasan ang pagbabasa.
Okay? So sabay-sabay nating tunghayan ang tula. Mangusap ka, aking sanggol na sinisinta. Mangusap ka sa iyong naninilog at nagniningning na mga mata. Wangis ng mata ng bisirong toro ni Lupeo. Mangusap ka, aking musmos na supling, ang iyong mga kamay na humahaplos sa akin, na puno ng tibay at tatag pagaman yari munsi. Magiging kamay ito ng mandirigma, aking anak, kamay na magpapasaya sa iyong ama. Tignan mo't nananabik na ako'y sapulin. Nagbabalak ng humawak ng panulag na matalik. Aking giliw, ngalan ng mandirigma, sa iyo ilalaan at mamumuno sa kalalakihan. Ika'y hahalikan sa yapak ng mga kaapo-apuhan kahit pamalaon ng naparam sa sanlibutan. Ngunit lagi kong maaalala ang pagkapit mo sa akin, maging ang paghimlay mo sa aking dibdib. At ang pagsulyap-sulyap sa akin, kapag ika'y itinanghal na gererong marangal, ako'y malulunod sa luha ng pagkunita. Munting mandirigma, paano ka naming pangangalanan? Masdan ang pagbubuskala sa pagkakakinanlan. Hindi hamak na ngalan sa iyo'y ibibigay. Hindi ka rin ipapangalan sa iyong amang sinawal sapagkat ika'y panganay. Higit kang pagpapalain ng puon at ang iyong kawan. Ikaw ba'y tatawaging hibang o kapusugan? Ikaw ba'y tatawaging waring dumi ng baka na anak ng kamalasan? Ang puoy di marapat na pagnakawan. Sa iyo'y wala silang masamang pinapagimpan. Ika'y kanilang pinaliguan at dinamitan ng kagandahan. Ika'y kanilang pinaliguan at dinamitan ng kagandahan. Ika'y biniyayaan ng mga matang naglalagablab. At ang pambihirang pangungunot ng iyong kilay ay hindi ba palatandaan na ika'y maingat nilang pinanday? Yaman ni Zeus at Aphrodite sa iyo'y kanilang inalay. Ang katalinuhang nangungusap sa iyong mga mata, maging sa iyong halakhak. Paano ka pangangalanan, aking inakay? Ikaw ba'y lahi na iyong lahi o naiibang nilalang? Ayan. So nasundan ba ang ating tula? Hindi pa tayo tapos, ha? Sa makatuwid, ako'y minahal. Sa makatuwid, ako'y lumigaya. Sa makatuwid, ako'y kapilas ng buhay. Sa makatuwid, ako'y nagtamasa ng dangal. Iingatan mo ang kanyang libingan kung siya'y nahimlay. Tuwi ng gugunitain, yaring kanyang palayang. Aking supling, mananatili siya sa iyong panambitan. Walang wakas sa kanya'y daratal mula sa pagsibol ng iyong kabataan. Ikaw ang kanyang kalasag at sibat, pag-asa't kaligtasan sa hukay. Sa iyo, siya'y muling mabubuhay tulad ng suwing sa kalupaan, at ako ang ina ng kanyang panganay. Ika'y mahimbing, supling na liyot, nyongezat nyumba. Ika'y mahimbing. Ayan! Narinig ba ang ating tula? Nasundan ba ang ating tula? Ano kaya ang ating naramdaman pagkatapos nating basahin ang tulang Hele ng ina sa kanyang panganay? Kamusta kayo pagkatapos marinig ang tula? Masyado bang malalim ang nilalaman ng tula? O marami tayong tanong tungkol dun sa tula? Sige nga, nais kong maintindihan mula sa inyo, ano ba
ang napulot natin sa tula. Ano yung nilalaman ng tula? Mula dun sa pagtatanong ko kanina sa pagsisimula ng klase natin tungkol sa inyong ina. Tapos, binasa ngayon natin. Nakinig tayo ng kanta, tapos binasa ngayon natin yung tula. Paano natin ito mapag-uugnay? Ano ang naunawaan natin sa nilalaman ng tula? Bakit kaya hele ng isang ina sa kanyang panganay? Sabi ni Francine Luya, malalim po yung mga terms na ginamit, pero po nakakaantig po siya. O, naramdaman natin, no? Kasi ikinonekta na natin agad sa ating ina. Kaya siguro nagkaroon na kayo ng pag-aantabay kung ano ba at tungkol saan ba yung ating pag-uusapan. Sabi ni Princess Nicolay Baksal, ayan, ang kanya raw naramdaman o ang nakita niyang tema ng tula ay pagmamahal. Ayan, sabi ni Mark Platon, malalim po. Sige, tingnan natin. Okay, ano ba yung nilalaman ng tula? Meron tayong linya doon na ang sabi ay naway gawing matibay ka sa bawat pagsubok na darating sa iyong buhay, aking anak. Ayan. Na pinakita rito kung paano nangangarap sa tula, pinakita rito kung paano ang isang ina ay nangangarap tungkol sa kanyang anak. Sabi nga po dito ni Angeliana Cecilia Avengoza, pagmamahal ng isang ina kung paano niya na ipararamdam sa kanyang anak. Ayan, pareho sila ni Jen Balagtas Santiago. Naramdaman natin yung pagmamahal ng isang ina sa anak. Paano natin ito nakita sa tula? Ninais daw ng ina na maging matapang ang kanyang anak sa mga hamon sa buhay nito at sana pa nga daw ay maging katulad ito ng kanyang ama na matutong ipaglaban ng sarili at tumayo para sa iba. Lahat ng mga magulang, lalo pa ang ina, hindi po talaga nila ninanais na ang kanilang mga anak ay masaktan, umakanti ng iba. Ganun po katindi yung pagnanais ng ating mga ina na mabigyan tayo ng proteksyon. At ang kanilang pinapanalangin, yung mga anak po nila ay matuto na mabigyan ng proteksyon yung sarili nila. Love yourself, di ba? Self-love na tinatawag dahil pagmahal mo yung sarili mo, hindi mo kailangan pang maghanap ng pagmamahal mula sa iba para lang masabi mo na mapoproteksyonan mo yung sarili mo. Ang pagbibigay ng proteksyon sa sarili para rin mahalin ka ng iba, dapat manggaling sa iyo. Ito yung mga gustong matutuhan ng magulang natin. Gusto ng mga magulang natin na matutuhan natin na hindi natin kailangan hanapin muna sa iba. Ang respeto at pagmamahal dapat sa sarili daw natin para matututo tayong tumayo. Kitang-kita to sa ating tula. Ano bang sabi? Para sa ina, babantayan nawa daw ng Diyos ang kanyang anak sa mga desisyong gagawin nito sa buhay at sa lahat ng laban sa buhay na haharapin nito. Kumbaga, gusto ng ina mula doon sa tulang binasa natin na magabayan siya ng Diyos. Na hindi po lahat ng desisyon ay sarili. Dapat maunawaan daw natin bilang mga tao, ayan, na if God closes a door, He opens a window. If God doesn't grant what our hearts desire, is, ibig sabihin may iba siyang plano. Ayun. Baka kaya niya hindi binibigay kasi ayaw niya tayong masaktan. So dapat maunawaan daw po natin ito. Ayan. Sabi ni Sir Ariel de los Santos, dahil po sa mama ko, mas minamahal ko po ang aking asawa na nanay ng aking mga. Ay, napakaganda po niyan. Dapat yon, makita talaga natin yan. Ayan. Okay, next. Kung magmamahal na ang anak, dinadalangin din ng ina na mapahalagahan ang kanyang anak at maging masaya sa kasama nito na taong minamahal niya. Diba? Ano nga yung sabi? Naalala ko tuloy yung tatay ko at nanay ko. Dalawa sila. Sinabi yon sa naging ama ng mga anak ko. Sabi niya, kung hindi mo kayang alagaan yung anak ko, ibalik mo na lang siya sa amin kesa saktan mo. So parang ganon. Lahat ng magulang, hindi po sila nagnanais na makitang nagdurusa ang kanilang anak. Lalaki o babae man ang kanilang anak. Kaya kung darating daw yung pagkakataon na bubuo ng sariling pamilya ang kanilang anak o makakakilala ng taong mamahalin, ang tanging dalangin nila, mahalin din sila ng taong ito at maging maayos ang pagsasama nila. Ayan. Sabi ni Jem,
Ngayon po, naiintindihan ko na po kung bakit ganyan si Mama sa akin. Gusto lang po pala nila protektahan tayo. Gusto lang po nila protektahan tayo ng mga magulang natin, kaya pasalamat po talaga. Napakaganda namang realization nito. Alam niyo, yung luha ko kanina ko pa binipigilan kasi aasari na naman ako ng director ko eh. Pero nakakakilamot ang ating mga sagot, ano? Ayan. Nais rin po niyang matuto ang anak na magpasalamat sa Diyos at, sorry, at maging responsableng ama. Ayan. Lahat po kasi dapat alam natin na maibalik din ito sa Diyos Ama. Diba? Matuto tayong magpasalamat, hindi lang yung hingi tayo ng hingi. Dapat nagpapasalamat din po tayo sa mga biyayang natatanggap natin. At, syempre, pay it forward. Ito yung gusto nung ipalabasin ng tula eh, na isa sa mga gustong mangyari nung ina, kung ano ang nakita nila o naramdaman nila, sana maging ganun din sila sa kanilang mga pamilya at sa mga magiging anak nila. Ayan. So, ganun lang kasimple yung tula. Ang ina doon sa hele ng isang ina sa kanyang panganay sa tula ay nagsasabi lang po sa atin kung ano po ang mga iniisip, ninanais at nararamdaman ng ina para sa kanyang anak. At batid ko, lahat tayo sa isang punto ng buhay natin, naramdaman natin na yung ina sa tula ay kagaya din ng mga ina natin. Sige nga, tama ba ako? Paki-comment nga, puso, kung tama ako na naramdaman nyo rin to sa inyong mga ina, na minsan, hindi naman natin kailangang sabihin ang katagang I love you para masabi natin na mahal talaga natin yung tao. Okay, minsan sa gawa, alam natin at ramdam natin na mahal tayo ng ating mga ina at ganun din tayo sa kanila. Sige nga, kung tama ako o kung sumasang-ayon kayo, maaari bang mag-iwan kayo ng inyong mensahe para sa inyong ina sa ating comment box? Babasahin ko ang messages ninyo para sa inyong ina. Sige nga po, o yung pumuso na si Princess Anne. Ayan, puso, sabi ni Sir Ariel. Sige nga po, puso plus message ninyo para sa inyong ina. Tapos lakasan nyo yung volume. Babasahin natin para sa nanay ninyo. Oh, lahat sila pumuso. Ayan. So, at one point in our life, or maybe almost every day, nararamdaman talaga natin. Christian Manansala Santos, ayan. Pinapakita po namin ang inyong mga pangalan, ang inyong pong pagpuso, pagsang-ayon. Kung kayo ay may mensahe ngayon sa inyong mga magulang, i-type na po ninyo, ilagay sa comment. Kung anong mahagip ng aking mata ay aking babasahin. Sige po. Ayan, pinapakita namin ang inyong mga puso. Sabi ni Jasmine Polintan, para po sa akin, mas maibibigay ko ang pagmamahal sa aking mga magulang, sa aking mga kilos, sapagkat mas mahalaga ang maipakita ang mga bagay na dapat kong ihandog sa kanya. Kilos. More than words. Yan. Ayan, ang daming pumupuso. Sige, mag-aantay ako. Siguro magbabasa ako ng mga limang mensahe para sa inyong mga magulang. Ayan. Sige, habang nag-aantay kami, ipa-flash namin ang inyong mga puso. Ayan. Princess Anne Santos Nicolas. Sorry po sa lahat, ma. Para po sa mama ni Princess Anne Santos Nicolas, humihingi po siya ng paumanhin sa kung ano man po. Sorry daw po sa lahat, ma. Princess Anne Santos Nicolas. Ayan, oh, may apat pa akong babasahin. Sige, mag-aantay ako. Ang daming pumupuso. Ibig sabihin, sang-ayon talaga tayo na nararamdaman natin yung pag-ibig ng ating mga ina. O, ito special po to, hindi siya kasama sa apat. Sabi po ni Sir Ariel de los Santos, ma, maari po kong magkaroon ng maraming kaibigan at asawa, pero ikaw po ay nag-iisa. Iingatan kita, aalagaan at mamahalin hanggang ako at ikaw ay nabubuhay. O, yan na tayo. Nako. Sige. Ito yung kasunod. Kimberly Ann Humacchio. Sabi ni Kimberly, Nay, pasensya na po sa lahat. Di ko man po masabi ang I love you sa'yo, pero ipapadama ko sa'yo na wala. Pero ulitin ko ah. Nay, pasensya na po sa lahat. Di ko man masabi ang I love you sa'yo, pero ipadadam ako sa'yo. Nay, salamat po sa lahat. Mahal na mahal po kita. Para po to sa mama ni Kimberly Humacchio. Para po sa mama ni Jem. Ayan.
I love you po, Mama. Kahit palagi mo po kami pinagagalitan, okay lang po at mahal na mahal ko po kayo. Love you po at sorry po, Mama. Ayan. Okay, Francine Luya. Ayan, sabi ni Francine Luya. Salamat po sa lahat-lahat, Mama. Di po ako showy na anak, pero pinaparamdam ko naman po kahit papano na mahal ko kayo. Sorry po kung minsan nasasagot ko kayo. Minsan po kasi sarado po yung isipan nyo sa mga points ko eh. Pero alam ko naman na para sa akin talaga lahat yun. Love you, Mama. Ah, siguro ngayon, Francine, mas malinaw na sa'yo, no? Kung para saan talaga yung ginagawa ng mga magulang natin. Ayan. At ang huli, galing kay Tanya Mariano. Kahit na hindi ako madalas maging sweet sa iyo, Ma, lahat ng pangaral mo nakatatak po sa puso at utak ko. Para po ito sa mama ni Tanya Mariano, kahit hindi po ako madalas maging sweet sa iyo, Ma, sa lahat ng pangaral mo nakatatak po sa puso at utak ko. Ayan. Okay. At yan ay pahapyaw pa lamang sa pinakaaralin natin tungkol sa week 3. Dudugtungan natin to sa susunod nating pagkikita. Pero nais ko sanang matatak ito sa ating isip at puso. Diba? Na ang ating ina, hindi lang ito basta ilaw ng ating tahanan. Kaya nawa, tandaan po natin, diba? Pinagdadalang tao pa lang po tayo ng ating mga ina. Karugtong na nila tayo. Hindi lamang sa puso, sa lahat ng bagay. Kaya sana, pahalagahan natin ang buhay na kanilang inialay para sa atin. Huli, magandang hapon. Ito ang ating aralin, ang tulang hele ng isang ina sa kanyang panganay para sa Filipino 10. Dudugtungan natin to sa susunod na linggo ng talakayan tungkol sa tula. Ngunit sa ngayon, nais ko sana na tumutok pa rin kayo sa itulay at samahan nyo rin po ulit ako, si Teacher Pam, sa ating mga aralin sa DepEd TV para sa panitikang pandaigdig sa Filipino 10 dahil lagi at lagi pong ang pagkatuto hindi lamang sa isip, dapat tagos hanggang puso. At dahil dyan, abangan pa ang ating kasunod na mga itulay tutors para sa senior high school. Maraming maraming salamat at hanggang sa muli nating pagkikita. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!